Magandang araw, mga bata. Ako si Teacher Christoph, ang iyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Natutunan mo sa nakaraang aralin na ang kalaman ay kapangyarihan. Naipakita mo rin ang iyong kawilian at positibong saloobin sa pag-aaral. Manatiling masipag at matiyaga upang mas maragdagan ang iyong kaalaman at upang matupad ang iyong mga pangarap. Sa araling ito, tatalakayin ang tungkol sa katapatan sa paggawa ng mga gawaing may kinalaman sa iyong pag-aaral. Ipauunawa sa iyo ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga takdang gawain ng hindi nandaraya. Masdan ang mga larawan at unawain ang mensaheng taglay ng mga ito. Kagaya ng tagubilin ng kagawaran ng edukasyon, layo nitong maikintal sa iyong isip at puso, ang honesty is the best policy. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakapagpapakita ng matapat na paggawa sa mga proyektong pampaaralan. Layon din nito na ikaw ay nakapagpapatunay na mahalaga ang pagkakaisa sa pagtatapos ng gawain. Marahil ay hindi mo nabibigyang pansin ang honesty is the best policy na nakalagay sa pader ng inyong silid-aralan. Kung nabasa mo naman ito, baka hindi pa lubusan ang pagkakaunawa mo sa kasabihang ito. Ang honesty ay katumbas ng salitang katapatan o pagiging matapat. Ang taong matapat ay nagsasabi ng katotohanan sa lahat ng panahon. Kumikilos siya ng wasto o tama kahit walang nakatingin. Hindi siya nandaraya o nalalamang sa kapwa. Ginagawa niya ang anumang tungkulin na nakaatas sa kanya nang hindi nangungopya. Nakikipagkaisa rin siya sa mga gawain tungo sa ikatatapos ng mga ito sa tamang paraan. Masasabi mo bang ikaw ay tapat? Ano ang mga kilos na palatandaan ng pagpapakita ng katapatan sa mga gawaing may kinalaman sa pag-aaral? Ikaw ay matapat kung sinasagot mo ang mga katanungan na hindi tinitingnan ang susi sa pagwawasto. Binabasa mo ang lahat ng nakapaloob sa mga aralin. Isinasagawa mo ang mga gawain at hindi ito ipinapagawa sa iba. Tinutupad mo ang ipinangako o sinabing gagawin na mag-aaral. At nakikiisa ka sa mga gawain na kinakailangang may kapangkat. May iba ka pa bang naiisip na paraan upang maipakita mo ang iyong katapatan sa pag-aaral? Bakit ito mahalaga? Halina't makinig sa isang kwento. Ang Batang Matapat. Ikalimang linggo mula nang nag-umpisa ang pasukan. Dahil ipinagbabawal pa ang pagpunta sa paaralan, sa pamamagitan lamang ng ipinadadalang module, nakapag-aaral ang maraming bata. Isang araw, nagpadala ng mensahe sa mga nasa ikalimang baitang si Ginang Tumbado.
sinabi niyang gawin ang gawain sa pagkatuto sa pahina 24. Nagpadaling nagbasa ng module si Yuri. Ginawa niya agad ang atas ng guro. Samantala, si James naman ay naglaro muna. Gamin na nang maalala niya ito at pagod na. Kaya, ipinagawa na lamang niya ito sa kanyang ina. Kinabukasan, ay ipinapasa na ito ng guro. Napakaganda naman ang gawa ni James, sabi ng guro. Mahusay, dagdag pa nito. Taas noong ipinagmalaki ito ng bata. Kahit mababa ang nakuhang grado, ayos lang si Yuri. Inisip niya na lang na pinagharapan niya ito. Nang magkaroon ng online discussion ang klase, ay tinanong ni Mrs. Tombado ang mga bata tungkol sa kanilang ginawa. Namula habang hiyang-hiya si James dahil hindi siya makasagot. Hindi niya alam ang sasabihin dahil hindi siya ang gumawa. Palakpakan naman ang lahat kay Yuri. Mahusay niyang naipaliwanag dahil siya mismo ang gumawa. Mula noon ay napagtanto ni James na lubhang mahalagang maging matapat sa mga gawaing pampaaralan. Ngayon, sagutin natin ang gawain sa pagkatuto. Tukuyin kong ang sitwasyon ay pagpapakita mo ng katapatan at pakikipagkaisa sa mga gawaing may kinalaman sa pag-aaral. Lagyan ng check kung oo at X kung hindi. Ang matuto ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit ka nag-aaral. Ang mga kaalamang natutunan mo dito ay magagamit mo sa kasalukuyan at hinaharap. Hindi lamang ang isip ang hinuhubog dito, kundi ang pagkakaroon ng mabuting pag-uugali. Ang pagkamatapat sa lahat ng pagkakataon ay nararapat na maipakita ng batang tulad mo. Dapat mo itong magawa sa lahat ng panahon at pagkakataon. Isaisip lagi na kahit walang nakakakita, ay dapat mong sabihin at gawin ang tama.
Ika nga, honesty is the best policy. Hanggang dito lang muna mga bata. Sana ay natutunan ninyo ang pagpapakita ng katapatan sa paggawa at pakikiisa. Kita-kit sa mga susunod pang mga aralin. Hanggang sa muli, paalam!